Good morning mga ka-Q. Welcome ulit dito sa ating YouTube channel, SuperQ TV. Ayan, same time, 5:25 AM. Mga ganyang oras po tayo gumagawa ng video. So gumagawa tayo ng video bago tayo pumasok sa trabaho natin. At siyempre, gumigising po kasi ako 4:30. So magkakape ako niyan. Then magbabasa ako ng mga comment dito sa YouTube natin. Then ayun, gumagawa tayo ng vlog. So, ayan guys, meron lang po ang gustong sagutin na isang comment nakita ko doon sa Facebook Reels vlog natin. So, siguro hindi niya masyadong naintindihan yung vlog natin. So, ito, comment galing sa isa nating viewers, kay Ma'am Jasmine Jazz. Yan, shoutout sa'yo. Ayan po siya. So, at ang sabi niya, di mo naman in-explain paano ma-monetize at mag-apply. Sinabi mo lang mag-apply. Nonsense. So, ayan mga Q. Yun yung kanyang comment. So, yun yung sasagutin natin. So, siguro, karapat-dapat naman nating sagutin yan. So, sabi niya, di mo naman in-explain paano ma-monetize. Ma'am, hindi ko po in-explain paano ma-monetize kay Facebook Reels. Kasi wala namang explanation kung paano ma-monetize sa Facebook Reels. Sinabi ko lang doon, kapag meron kang 1,000 views in total sa lahat ng video mo, ay may posibilidad na pamonetize ka ni Facebook. Pero nasa Facebook Reels pa rin yung desisyon kung imomonetize ka. Pero kapag nakita ni Facebook Reels na lahat ng video mo na in-upload doon ay sarili mong gawa, ikaw mismo yung nandun, ikaw yung nag-isip ng concept doon sa Facebook Reels na in-upload mo, ay may posibilidad yan o mabilis yan na ma-approve o mamomonetize ni Facebook. So, kapag re-upload naman yung mga video mo, gumamit ka ng mga copyright music, alam mo na yan na matagal talaga yan mamonetize o hindi talaga yan mamomonetize. Kahit mag-million views pa yan, useless lang po yan. So, wala tayong ibang gagawin dito kay Facebook Reels. Maghihintay tayo ng kanilang desisyon. Hindi tayo pwede dito mag-apply. Gaya ng sinasabi mo, mag-apply for monetization. Wala po yan. Kaya nga, dito sa Facebook Reels, halimbawa, pag na-hit mo na yung 1,000 views in total sa lahat ng video mo, tapos kampante ka naman sa sarili mo na sarili mong gawa yung video, wala kang nilabag na na rules, hindi ka gumamit ng copyright music, hindi ka nagre-upload, lahat original. So, kampante yung sarili mo na mamomonetize ka, di ba? O papadalhan ka ng notification. Sa notification lang po tayo magbe-base. Doon natin siya hihintayin. So, hindi yan kagaya ng YouTube na meron kang creator studio na pupuntahan. Diba? So, dito, notification lang po talaga yung kailangan nating hintayin. Kung mamomonetize na tayo, partner na tayo ni Facebook, at pwede nang kumita yung mga video natin na in-upload. Sana po maintindihan ninyo, Ma'am Jasmine. So, dito po kasi sa Facebook Reels, wala po tayong ibang magagawa. Kundi gumawa lang tayo ng tama, yung video na ina-upload natin ay hindi labag sa kanilang rules. Walang copyright. Yan, sarili natin gawa. Hintayin lang natin yung notification. Doon lang po tayo talaga magbe-base. Wala na pong iba. Yan. So, kung ikaw, kampante ka naman sa sarili mo na lahat ng ina-upload mo ay original. So, mabilis po yan na mamomonetize. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kayo. Please like, comment, and subscribe. Hit the bell button.